Nagmula sa mga Chino ang tradisyon ng pagsisilid ng pera sa mga pulang envelope o angpao tuwing Chinese New Year at mga kasal. Dito sa atin ay nakasanayan na rin ang pagbibigay nito kapag may okasyon. Sa TikTok video na ito, ipinakita ng 23 anyos na si Mica Tubino ang mga nahanap niyang angpao sa kanilang drawer. Nakita niya ito 12 araw matapos mamatay ang inang si Chofila sa breast cancer. Naghahanap ako ng Sanrio. And then pagkakita ko po, may nakita nga po akong mga angpao doon po sa pagbukas ko. And na-curious nga po ako kung ano po yung laman nun. Tiningnan ko po, kala ko po malay mo may naiwan pang pera, ganun. Eh yung pagtingin ko nga po, may mga sulat po. Tapos ayun po, binasa ko po. Mga sulat po pala ni nanay para po sa amin. Sa pamilya po namin. Naulila niya ang kanyang asawa at 4 na anak. Sa mga alaala na lang sinasariwa ni Mica ang kabutihan ng kanyang ina. Si nanay po, napakabait po noon kahit kanino. Napakamapagmahal. Matyaga po at kahit ano pong trabaho, yun kinakaya niya po para sa aming magkakapatid, para makapagtapos kami. Pag may pasok, uuwi kami ng gabi. Pag ginagabi sa school, ayun po. Naka-ready na po yung pagkain namin. Lagi niya kami inaabangan na umuwi dahil gabi na nga po. Tapos nakahanda na po yung kakainin namin. Yun yung mga namimiss ko kay nanay. Yung laging pagluluto. Ano ang laman ng mga pulang envelope? Susunod na sa On Record. Hulyo ngayong taon ay namatay dahil sa sakit na breast cancer ang ina ni Mica Tubino. Nang mamatay ang ina, natuklasan ni Mica ang mga simpleng hiling ng ina para sa kanilang pamilya na nakasulat sa maliliit na papel at nakatago sa mga angpao. Laman ng mga angpao ay mga hiling ni Teofila sa kanyang pamilya. Sana makatapos ang lahat ng anak ko sa kanilang pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Sana lagi kaming ligtas sa anumang kapahamakan. Nung nakita ko po yung laman ng mga angpao, hindi naman po ako nalungkot dahil hindi po pera yung laman. Nalungkot po ako dahil nga po doon nabasa ko po yung mga sulat ni nanay. Yung mga hiling niya po at pangarap po para sa aming magkakapatid at sa aming pong pamilya po. Isa sa pinakatumatak kay Mica ay ang hiling ng ina na magkaroon sila ng sariling bahay. Sana magkaroon kami ng sariling bahay at lupa. Kasi po matagal na din po kaming nangungupahan ng bahay. Yun po talaga yung pangarap ni nanay. Sinasabi niya po sa aming magkakapatid na yun nga po, sana magkaroon kami ng sariling bahay para hindi na kami mangungupahan po. Ipinapangako naman ni Mica na tuto pa rin nilang magkakapatid ang bawat hiling na iniwan ng kanilang ina. Nay, kung naririnig mo kami ngayon, kung nandito ka, yun nga, ang mensahe ko lang, Nay. Tuto pa rin namin lahat ng hiling at pangarap mo sa amin. Nay, hindi ka namin bibigyan, Nanay. Mahal na mahal ka kasi namin.